Alright, welcome back, DJC Dragons B12. Naman. So, syempre, taposin muna natin yung B11 gamit yung kung paano lang din ako nagra-run. So, ito na yung pinaka-speed run ko sa ngayon kasi yung iba, inubaran ko ng runes kaya nagbago according dun sa binigay kong guide ng speed run. Yung Kali, inubaran ko kasi hiniram nung ibang master yung runes na. Yun, kaya ito na lang yung binil ko muna. So, dito parang hindi ko sure ha, kung gagana pa rin yung ganito style sa B12. Pero parang sa gantong itsura nila, mukhang kaya-kaya pa. Mukhang kaya tong ganito. Oy! Buti ay! Muntik na. Kung nag-break dip yung una, patay yun. Nag-break dip yung unang tira ng tore. Pero mukhang dito, mukhang kaya-kaya pa. Lakas na ulan? Sana hindi nyo naririnig. Oh, yeah. Yung immunity ang makulit dito eh. Or possible na dun tayo matalo sa immunity. Strip. Sayang, hindi sumakto. Naku, mabubugahan tayo dyan. Naku, hindi mo pa na strip, Lori. Patay kami lahat. Hindi mo ini-strip. Patay si Crow. Boing. Buhay pa. Patay na isang anong Raup. Yan. Pre mo, pre. Nice. Kala ko tatagal pa tayo sa 11. Okay. So try naman natin yung 12. Same lineup pa rin. No? Kasi i-observe natin. Eh. Pero dahil natuto na tayo dun sa DB12 ng Giants, no, possible na ganun lang din yung ginawa nila dito. Tinaasan nila yung stats ng dragons, monsters, tsaka nung dragon mismo. Kaya possible na hindi mag-success to. Mga nasa 60% lang ang sa tingin kong chance na mag-success tong ganitong lineup. Tingnan natin. Lalo na doon sa mid-boss, doon pa lang malalaman ko na kung kaya o hindi. Pag nahirapan kami dito, or may namatay na isa. Patay. Makakatira pa? Okay, katira pa. Swerte naman nun. Parang alanganin yun. Oo, yeah. Ba? Mukhang effective ang maraming raw. Okay. Sa immunity. Pagkalapag na immunity, dun tayo magkakatal. Tapos kunwari, hindi na strip or wala pang cooldown yung strip ay katulad niyan. Parang 2 turns pa ata bago magka-turn si ay bago magka-strip si Loren. Ayan na. Naku, ang taba pa. Last pa ng HP. Uy, nice. Uy, nag-proc pa. Swerte naman nun. Naku, hindi nag-crit. Bug. Ubus. Tetra to, promise. Tetra Beromos to. Tapos strip. Ayusin na natin. Okay. Okay pa rin yan. Pili ko okay pa rin to. Ito wag muna. Ito okay pa din to. Si Rao, pwede din. Pwede pa tayong mag-rock na isa. Pero mukhang kailangan na natin ng support. Tsaka ng pwede akong mag-front din. Oh, may tulong din ng front dito. Wait lang. Ayan, may strip din pala to for skill. Okay. Ito, mga nasa pili ko 95% dapat pasok to. Medyo matagal, no? Pero dapat pasok to. Singular. Combo lang ng Loren scratch. Loren scratch, Loren scratch. Ganun lang magiging primary ano nito eh. Offense type. Offense technique. Yan, the direct dip, malakas ang palo ng Rao. May break dip, palo Rao. Pang turn cycle lang lagi si Bird. Oh, yeah. So, dalawa yung stripper natin. First kill nung Mermaid, Tetra. And then yung second skin ni Loren. Okay. Para sa akin, parang mas madali itong Dragon's
B12. Parang masirap ata ako doon sa dra, ano, Giants B12. Tingnan natin. Kasi wala ko itong Tetra. Wala ko itag doon yung ano eh, yung continuous damage. Tingnan niya mamaya. Mabubura niya kagad yun. Parang ano to eh, 75% Baromos eh. Ganun. May strip pa. Tapos ang lakas din ng air bubble. Slow pre, ba't di mo nilagyan? Immunity. Sa immunity lang ako kinakabahan talaga eh. Pag di natanggal yung immunity, medyo delikado talaga. Yan na. Strip. Eh? Nice! Nice yun. Taika. Taika kay Lauren pag wala immunity. Ang maganda pa kay ano kay Tetra, hanggat walang medyo alanganin yung HP, hindi siya mag-air bubble. Kaya strip lang siya ng strip. Akalain mo may monster ka na strip ng first skill na ng first skill. Hindi katulad ni Lauren, second skill kasi yung strip ni Lauren eh. So kung naka-cooldown yun, hindi strip yung ititira niya. Oh, di ba? Break tip tsaka slow. No? Taas ang resistance din, grabe. Ano naman? Strip. Strip Lauren. Eh? Strip? Hey! Naku, umakati yan. Ako! Nice! Nice! Pa? Kasan Tetra pre? Kasi Tetra to eh. So ito yung pinaka parang safe run ko siguro lalabas. No. Uy, hindi pa sure. Malakas na yan. Pag 30%. Below 30% pala. Wala na. Tetra. Tetra Vortex. Grabe, 3 minutes. Tagal na tawa ano kay HP po. Oh, pero pwede na, no? 6 star eh. Sure 6 star eh. Kanina ko gagamitin to. Shit na may create rate. Sa pa, run pa tayo isa. So ako na napansin ko, ganun nga din, tinaasan nila yung stat, siguro mga plus 25% sa lahat. 25% attack power, 25% HP, 25% def, ganun, 25% resistance. Yun. So yung safe run dito guys, parang binalik nila yung dating aral ng Dragon's B10 kasi nga masyado nang malakas nung nag-i-speedrun tayo. So ngayon, again, strip, no? Mga dalawa tatlong monster, ganun. Tapos Tetra talaga, promise. Tetra magdadala dito. Yun. Tapos, syempre, pag na-strip kasi, tapos may Lauren, mostly hindi na makakatira yung kalaban. Kaya yun talaga yung gagawa. Tapos, syempre, naka-verde heal ka pa. Maraming turn cycle. Yun. Si Rao, syempre, yung ano niya lang din. Kunwari, na-team up niya. Verde heal, tsaka, ang tag ito? Tetra, o oh, diba? Ang daming tries nung ano, ang daming tries nung strip, tsaka nung turn cycle. So sa 3 minutes, para sa akin ha, kung ako tatanungin ninyo, pwede na, no? Kasi sa kahit speedrun mo yon sa dating drop ng Dragon's Beaten, possible na hindi ka pa nakaka-6-star. Kasi mga nasa, alam ko ang rate ko, mga nasa 8 or mga 1 out of 8, ganun. Bago ko maka-6-star eh, sa dating D-Beaten, ganun. Normal rates, ganun. 8 or 7, ganun. Kaya sa ganito, medyo okay-okay na din. Hindi na masama. Mas pipiliin ko na rin yung 12. Kahit sabi mong matagal, ng 3 minutes. Basta 6 star agad, rare and above. Pwede na. Hindi na masama yun. Strip. Eh? Nice. Uy, wow. Wala lang break dip. Strip, Lauren. Eh, cooldown ba? Nako, wasak tayo dyan pre, pag di kayo nag-i-strip. Yan na, may namatay na. Yun ang malala, pag hindi pumapasok yung strip. 95% pasok to. Lahan na tayong birdie high, oh.
Bakal na natin cycle natin yan. Aguy. Ayun na, natanggal. Natanggal na yung ano, Tetra. Nang team up. Talo to. 95% pasok to. Mukhang kailangan ko palitan yung verd ko. What? What the fuck? No, mag-verd pa rin ako pero yung pangalawang verd. So palitan natin tong verd natin ng isa pang build ng verd ko. Ayan na, no? May ano na. May artifact na. Okay. So ito yung mas makuna tsaka mas mabilis na verdehyl build ko. Yung nga lang first turn ata to. Kasi pang RTA. Pero feeling ko mas effective pag siya na lang yung maging representative ko pang nagpa-farm ako ng DB12 kasi mas mabilis ang turn cycle. Strip. Nice. Malupit. Pagkalagay pa lang, nice trip na. O, diba? Mas okay yung, ano, mas okay yung speed na Verdehyl. Kasi mas maraming turn eh. Kung tatlo or sabi mo 2.5 nagta-turn cycle yung ano ninyo, yung team ninyo. Malulugi talaga yung kalaban. Nice. Very good. Tandaan nyo pala guys na hindi na ano yan ha. Baka may mag-try sa inyo ng block beneficial effect. Hindi. Kasi yung ginagawa ng Tori, ano eh. Tag doon. Strip. Ay ano. Cleanse tsaka lakas. Parang di pa kaya. 95% pasok to. Cleanse tsaka immunity. Lakas ng 30% niya. Talo pa to. Paano ba yun? Mukhang kailangan natin patayin yung ano, yung left na to, yung right na tori. Lakas ng 30%. Or wag na tayo mag-front. Wala GG to. Okay. Alam ko sobrang tagal nito. Kasi talagang sinave ko na, no? Pero tingnan lang natin kung ano mangyayari sa ganitong run. Alright. So, sobrang tagal ata to. 5 minutes ata to. Okay, so, well, 5 minutes na. Pero mas safe siya. No? Kasi nga, yung strip eh. May isa pa ako itatry dito. Yung may spectra. Yan.
yung torrid na nag-immunity, yung talagang nakakainis dun eh. Tapos pag pinatay mo kasi, mamamatayan ka rin ang isa. So, try ko na baka ito yung susi. Okay. So para sa akin parang mas okay itong may Spectra, no? Kasi mas versatile yung pwedeng mangyari kaysa dun na fix na puro strip lang. Nato, 3 minutes 4.31, grabe. Pero parang mas okay ito. Kasi nga yung ano niya, yung ang pangalan ng third skill niya, nalalagyan niya kasi ng slow yung nag-immunity pati yung nag-continuous damage, so mas matagal yung reload tsaka mas matagal na makaka-immunity ulit, no? Eh sakto may Verdial tayo yun, kaya parang mas okay ito. Check pa natin ulit, isang rat pa. Alright, so again, mukhang tingnan natin, no? Magiging successful itong susunod na run natin. Strip? Nako. Strip Loren. Nako. Yeah, problema pag hindi nakaka-strip. Pero medyo okay lang dahil nga dahil naka-slow itong immunity tower. Ah, sorry, itong continuous damage na tower. Ang dami tuloy turn ng team natin, no? Kaya nakaka-recover pa kasi nga nabubura ni Tetra yung mga debuffs. No, yun naman yung combination ng Spectra, Verdihyle, Tetra. Yun, yung tatlo dito sa kaliwa. No, kaya nakaka-recover ng maayos. Tsaka yan, yung katulad nun, hindi na pumasok yung strip. Eh dahil naka-slow itong immunity, ang tagal niya ring maka-recover. Hindi katulad kanina na immunity lang siya ng immunity. Ngayon, namatayan tayo. Yun. So, parang pili ko kakayanin naman na nila to. Hulakwa. Sana. Strip. Nice. Try na to. Pag nag-second skill si ano, ayun. Tapos yung pa, malakas yung second skill ni Spectra. No? So, siguro i-upgrade ko lang ng konti itong Spectra. Baka pagandahin ko yung roots niya. And ito na yung magiging team ko sa Dragons B12. No? Medyo matagal, 4.12. Pero pwede na. No? Kung sure, 6 star lang din. Yun, pwede na. Para sa akin. Right, so that's it, guys. See you the next episode. Necro naman. Peace.